tingnan niyo si Sean, guys. Oh. Hello, si my ngayon, baby. Tanggap niya na po. Si my baby. Kaya sister, brother eh. Sister. Sister, baby. Ay, what her name? What name? I don't know. Kasi wala pa rin pangalan. So much name. What name to? Arshu. Arshnur. Acha. Arshnur. Arshnur. Arshnur bati. Ay, nako si Sean. Kanina pa yan, hinihingi niya talaga. Sabi ko, wag. Sabi niya, mama, upo lang ako. Behave ako. Hindi ako gagalaw-galaw. It's not woke up. Tulog siya ng tulog, guys. Oo. Tapos sa gabi siya, ano, nagigising. Pero hindi naman siya iyakin. Iiyak lang siya pag gutom. Or basa siya. Parang walang bata dito sa bahay namin na bagong silang kasi hindi mo maririnig yung iyak niya talaga. You see my baby? Mm-hmm. See her. Mm-hmm. Sleeping to me. Eh. You big sister, eh, na? Mm-hmm. You big sister, eh, na, Sean? Hoy. Shh. Who's big sister? Me. Eh. Are you happy? Yeah. How much? So much. So, after mga anak, guys, ito po yung daily life routine namin. Nagpapamassage kami. Hindi ko mapapakita sa inyo ang buong video, guys, kasi syempre, tatanggalan ako ng damit kasi buong katawan nga ay imamassage. As in, buong katawan talaga ay imamasahe. Yung dalawang kamay, paa, tapos likuran, tapos mga balikat, daliri, ganun, pati ulo. Ay imamassage din. Kung dati ay takot ako, guys, kasi baka mabinat ako kasi nga sa amin ay nakasanayan na hindi magpapahilot pag bagong panganak, baka daw ay mabinat. At dito naman ay kabaliktaran, guys. Believe me, ang sarap sa piling pala pag namasahe ka. So pagkatapos kong imasahe, syempre si baby din po. Ito yung part na ayoko, guys, talaga dito sa India, yung magmamassage ng baby. Kasi iiyak talaga ang baby, guys. Imamassage yan. Oh, ako kasi tapos na ako magmassage. Feeling relief na ako. Mula ulo hanggang paa. Nilot din ako. Kiyawa. Oh, red. Tight eh, ana? Iiyak talaga yan mamaya, guys. A few moments later. At ayan na nga. Ang tingnan nyo yung dalawa, eh, guys. Volume lang karo. Tingnan niyo si Sean, ayaw na talaga niyang bumaba. Dito na lang siya lagi nagbabantay sa kapatid niya. Mm-mm. Kahapon biniro siya ni Big Sis na dadalhin ko na to sa bahay ko. Ah. Sobrang iyak niya talaga. Oh, at tapos yung isa naman, guys, ay lagi po siyang tulog. Nadede lang siya tapos tulog. Ayun. Yun lang ang kanyang ginagawa. Hindi naman po siya iyakin. Iiyak lang siya ng konti pag gutom. Tapos nun, bigyan mo ng dede, matutulog na ulit. So, sa mga nagtatanong, guys, na kung breastfeeding or ano ba yun. So, breastfeeding po kami ni baby, guys. So, ako, guys, ngayon ay hinahatiran nila ng 3 times a day na pagkain talaga. Ngayon ay time check, guys, 6:30 PM. So sabi ni Bianan, kumain ka tapos kakain ka ulit mamaya. Tapos nung ilang araw na, guys, ay nagsusup-sup ako, chicken soup. Kaso ngayon sobra na yung gatas ko kaya pinatigil ko muna kay Mil. Marami pa rin tirang ano, soup doon. Chicken soup, yung tinolang manok, nagtinola sila, sinerch talaga ni si Big Sis sa internet. Ang sarap din ng ginawa niya. Tapos sabi ko, wag na akong bigyan ng chicken soup, guys, kasi sobra na yung ano ko. Buti na lang si baby talaga ay malakas siyang dumede, buyag, oo. Kain po tayo. So sabi niya, kung ayaw mo ng chicken muna, ano uulamin mo? Sabi ko,
Yung spinach leaves, guys. Oo. Sabi ko, tapos nagtanong si Isha dito, sabi ko, tanungin mo yung mami mo, yun yung sabi ng binan ko na gusto niya ng may sabaw or hindi. Sabi ko, hindi, wag lagyan ng sabaw. Mm-mm. Kain po tayo, guys. Mm, sarap. Hi, guys. Good evening. So, wag na kayong magtaka kung bakit ako nakahiga na nagbablog. Masakit ang likod ko, guys. Oo, kasi may nangyari nga doon sa hospital na hindi inaasahan, guys. Oo, pero ikukwento ko sun sa inyo. Ito muna, bago ko tatapusin itong video na to, sa mga nagtataka po kung bakit nagpapamasahe ako, dito kasi, guys, ay may masahe. So, yung nagmamassage sa akin ay matandang babae, which is siya din yung naghihilot noon sa akin simula nung kay Bibi Mahi at kay Shan. I mean, eto si Baby. Siya lagi yung nagche-check ng tiyan ko, guys. Oo, halos every month, once a month. Oo, talaga, nagpapahilot ako. Medyo blurred, guys, diba? Kasi hindi maliwanag yung ilaw namin dito sa loob ng room. Kasi yung mata ni Baby, medyo may ano siya, guys. Nagluluha-luha yung another side. So, baka masira yung mata niya sa reflection ng, ano, ng light pag maano talaga, guys. Maliwanag talaga. Since nasa harapan nga namin yung light. So, nagpapamasahe po ako sa kanya. So, dito kasi pag bagong panganak ka, hindi ka gaya sa Pinas na baka mabinat ka, huwag kang magpamasahe, di ba? So, natatakot ako noon kay Shan at kay Bibi Mahi. Ayaw ko magpamasahe, guys, lalong-lalo na sa ulo. Kasi sabi ko, delikado. Pero, trinay ko nga, etong this time, guys, trinay ko siya kung ano bang pakiramdam. Napakasarap ng pakiramdam, guys. Yung bigat ng katawan ko nung nagsishake-shake ako pag nagtumatayo ako na medyo nahihilo ako ay nawawala siya, guys. Dalawang araw pa lang niya akong minamasahe. Oo. Lalo na yung likod ko, sobrang sakit talaga. Oo. At saka, yung parang pag tumatayo nga ako, guys, ay medyo nahihilo pa rin ako. So, ang sarap ng pakiramdam, parang naano ako, guys, after nung namasahe, masarap sa pakiramdam, oo. Kasi kailangan siguro talaga ng masahe ng katawan natin, ano. So, yon ang pagmamasahe niya, guys, mula ulo hanggang paa, kahit matanda na siya, guys, ang sarap niya sobrang magmasahe, lalong-lalo na sa ulo. Parang feeling mo makakatulog ka talaga, minamasahe niya yung ulo ko ng yung ginagamit na oil, guys, ay yung mustard oil. Oo. So, yon kami ni Baby. So, si Baby, umiiyak siya, guys. Umiiyak siya pag minamasahe kasi nga, medyo siguro masakit yon pag minamassage. Dito talaga, ang ayaw na ayaw ko yung pagmamassage nila sa baby at pagpapaligo. Kasi sobrang iyak ng bata. Pero guys, sa kanya, siguro dahil ano na siya, professional niya siya pagdating, professional na siya sa pagdating sa paghihilot, guys, o pagmamassage sa baby, hindi naman gaano yung iyak niya, guys. O ewan na lang, kasi hindi pa kami nakaligo, guys. Kasi yung panahon kasi talaga ngayon ay medyo malamig, mainit, ganun. At saka pagkatapos kasi nang nangyari sa akin sa hospital, guys, ay parang natatakot muna si Mil na magtayo-tayo ako dyan, dito. Sila nga yung naglalaban ng mga ano namin talaga ni Baby, si Sanju, kahit wala talaga akong ginagawa dito, guys. Kain, tulog lang, ganun, padede lang sa kay Baby. So, yun nga, guys. Pagkatapos niya akong i-massage, guys, ang sarap sa pakiramdam. Parang naano yung katawan ko. Parang napipil ko yung katawan ko na medyo okay. May mga ikukwento ako sa inyo, guys, yung mga road namin, yung mga road day 1 to day 4 nung nangyari doon sa hospital, pero hindi pa ngayon. Oo. So, yun lang muna, guys. Oo, yun lang yung video natin for today. And thank you so much for watching po. Short yung kwento natin for today, guys, pero kwentuhan ko kayo for the next videos soon, inshallah. Oo. So, yun lang po. Coffee. Mm-mm. And that's all. I put already sugar inside. Okay, thank you. Sabi ko, Papa Kabir, pag akyat mo dito, pagkatapos mo mag-dinner, talahan mo na ako ng milk at mag-ano ako, parang bet ko mag-coffee at milk, guys. So, yun lang po.